Hello guys, welcome to my channel. Tuloy naman tayo. At ngayon, tatalakayin natin ang tamang pagsagot sa interview para makasakay kayo ng barko. Pangit ko. Ligahandaan yan guys. Hindi yan yung basta-basta na lang kayo pupunta doon tapos hindi kayo naka-prepared. Kailangan naka-prepared kayo. Aside sa proper attirement, kailangan proper din yung mga sagot nyo. Para ano, kumbaga, isipin nyo lang yung sarili nyo parang produkto na ibebenta nyo yung sarili nyo para kuhanin kayo ng employer. Ganun ang attitude dyan para maganda yung may motivation kayo kung paano kayo mag-a-apply. Kung paano paghahandaan yung interview. So ano nga ba yung mga usually na tinatanong pag sa job interview? Disclaimer lang guys ha. Itong sa akin ay based lang sa aking mga personal experience. Hindi naman ako professional or instructor o teacher paano. Ito yung mga pinagdaanan ko. Yung mga usually na, tsaka yung mga kasamahan ko, tinanong ko rin, yung mga ganun din. Mga usual na tinatanong sa job interview. So ano nga ba yung una? Tingnan natin ha. May niready na ako dito, sinulat ko na para hindi ko na makalimutan eh. Kasi minsan na may mental blackout ako. Huwag ganun! Bago nga pala natin umpisaan, maging maingat kayo sa pagsagot guys. Pati yung mga body language nyo. Kasi isa yan sa mga tinitignan din yan. Huwag kayong habang ini-interview, kukurup-kurup ko yung gano'n. Kaya kung ano nung ginagawa nyo na ano. Kailangan eye-to-eye contact, proper diction ng pagsasalita, at agad maaari, English. Kahit nagtatagalog ang nag-interview sa inyo, Englishin nyo. Kasi yun ang kailangan nila, English. Minsan, kasama sa test yun. Kung magtatanong silang Tagalog, magtatagalog din yun sa'yo, sasagot nyo. Lag-lag na kayo sa bangin. Tatandaan yan guys ha, okay. Yan yung tip number 1 ko, so, eto na. Why do you want to work in a cruise ship? Yan, magandang tanong yan. Bakit nga ba? Salap. Yeah. Oo. Oh. Siyempre, ano yung sasagot nyo? Siyempre, malalaki yung sahod ng seaman eh. Oh. Siyempre, gusto nyo makatulong sa pamilya. Be honest lang sa question na to, kasi wala namang masama sa pagiging honest. Dito sa question na to. So, gusto nyo makatulong sa pamilya. Huwag nyo sasabihin, gusto nyo makapunta na iba't ibang bansa. Iisipin nila, hindi kayo motivated. Sasakay lang kayo, gusto nyo lang magala. No! Huwag ganun. Basta sabihin nyo lang, gusto nyo makatulong sa pamilya. Okay na yun. Maikli na tama, na precise. Huwag nyo nang pahabain kasi baka mamaya, malaglag kayo sa bangin. Can you work 14 hours a day? Ano sasagot nyo dyan? Siyempre, sabihin nyo, oo. Kahit hindi nyo pa na-experience, di ba? Kasi sa Pilipinas, 8 hours a day lang ang trabaho natin. So, dito sa abroad, iba. 14 hours, ang usualing normal na trabaho dito, kami, 11 hours a day. Binabayaran yon, overtime plus overtime yon. So, merong company na cruise ship na busy-busy talaga, minsan umaabot ng 14 hours a day. So, kaya ang tanong sa inyo yon, kung kaya nyo ba magtrabaho ng ganon. So, ano yung sasagot nyo? Siyempre, sabi nyo, oo. Dahil pag sinabi nyo hindi, lag-lag na naman kayo sa bangin. Sayang lang yung pagpunta nyo doon. So, kailangan, yun nga, ganyan sinabi ko, kailangan ma-impress nyo yung nag-interview sa inyo para kuhanin kayo. Para kayo isang produkto eh. Na pag nagustuhan kayo, kukunin nila kayo. Yan, di ba? Tama yan, Dol. Why do you think you are qualified on this job? Yan, magandang tanong, di ba? Para mapapaghandaan nyo na yan. Bakit nga ba? Nag-apply kayo, siyempre alam ko may mga experience na kayo sa hotel. Mas maganda kasi kung may experience ka sa hotel. Hotel department. So, siyempre sasabihin nyo yung knowledge nyo. Yung experience nyo doon, kung anong ginagawa nyo, kung nagte-table skirting kayo doon, nagsiset-up kayo doon, nag-napkin folding kayo doon, tapos nag-ano kayo ng function, back-to-back, hardworking team player. Yun, basta yun lang iniiyano nyo. Be honest sa pagkukwento, dahil wala namang masama doon. Sabihin nyo lang yung experience nyo para ma-impress sila sa inyo.
What challenges do you think you get on board? Oh. And how will you going to handle it? Yan. Oh. Ano ba yung mga useful na trabaho ang ano sa barko? Sabihin ko na sa inyo. Yung mga first timer diyan, oh, hindi niya pa alam eh. Siyempre number one diyan yung homesick. Oh no. Homesick yan, oh, siyempre eh, puro trabaho lang kayo dito. First time yung malalayo sa pamilya nyo, sa girlfriend nyo, sa asawa nyo, sa mga kaibigan nyo. So, number one yan, homesick. Kasi dito, very isolated lang ang lugar natin. Maliit lang yung ginagalawan natin dito. Kaya minsan, kailangan meron kayong mga activities dito. Gahit sa amin, kung cruise ship naman kayo, may mga online na, may mga internet naman, may mga wifi naman yan. So, walang problema yan. May mga, pwede nyo makausap yung pamilya nyo araw-araw. Pwede rin tumambay kayo sa mga crew bar. Kasi nandiyan yung mga kasamahan nyo, nakatambay din dyan. Iba nagkukwentuhan, iba nagda-dart, nagbibilya, nagda-dart. Iba nagkukomputer, iba nagkukwentuhan lang talaga. Yan, kasi dyan sila nakikita-kita eh. Okay? Ganun lang, bali ang importante rito yung pakikisama, yung samahan nyo. Para hindi kayo hindi nyo ma-feel na ma-homesick kayo dito sa onboard. Why do you want to work on this company? Oh, di ba? Bakit daw? Siyempre, sasabihin nyo, ipaanin nyo, gagandahan nyo yung sagot nyo, di ba? Sabihin nyo na yung company nila well-known sa pagpapalis ng mga seaman, maganda yung feedback ng mga seaman sa company nyo. Tsaka gusto nyo maging member ng inyong prestigious company. Yan, mga ganong para ma-impress sila na sikat pala yung company namin. How long do you want to work on this cruise ship or on this company? Or on this cruise ship or on board? Kung ganong katagal nyo raw gustong ano yung sasagot dyan? Siyempre, sasabihin nyo sa enough time to save money for my home, family, and for my future business. So, mga 10 years siguro yan. Mga 10 years, mga ganun. Huwag nyo sabihin mga isang taon lang, dalawang taon lang. Habaan nyo naman at least 10 years. Para sabihin nila na okay ito, motivated to na okay pala. Hindi siya basta-basta magkukwit or lilipat. Oh guys, yun lang. Sana may natutunan kayo. Basta pag in-interview kayo, relax lang kayo. Tapos dahan-dahan lang pagsasalita. Okay? English lang para makuha tayo. Hanggang tapos yung mga question ko, ulitin nyo na lang. Kung gusto nyo, i-research sa Google. Pwede pa kayo makakuha ng mas magandang sagot doon. Kung gusto nyo, okay? Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Next vlog natin. Kita-kita tayo.